tuloy ang tigil pasada ng grupong stop and go sa Webes dahil hindi muna maglalabas o naglabas ang temporary restraining order ang Korte Suprema kontra sa mataas na multa sa traffic violations na iniling ng grupo. Hanggat wala pang komento ang mga respondent nito. Kaysa ng grupo, ang mga UV Express driver na bumabiyahe sa Metro Manila mula probinsya. Ang ilang grupo naman, gaya ng Piston, malawakang transport caravan ang kinakasa. Gate ng mga transport group, hindi sa laki ng multa madidisiplina ang mga tsuper, kundi sa striktong pagpapatupad ng batas. Kanilang pangamba, baka mas lumala ang kotungan kung ipapatupad ang mas mataas na multa sa traffic violation. Hiling ng mga transport group, pakinggan muna ang kanilang panig bago ito ipatupad. Dahil na nagbabala LTFRB na tatanggalan ng prangkisa ang mga pampubliko sasakyan na lalahok sa Tigil Pasada. At may paalala naman ang Malacanang sa mga transport group na sasali sa Tigil Pasada. Maaari raw itaas sa dialogo usapin at hindi sa aksyong pagpapahirap sa sambayanan. Sa punto ko ito, makausap po natin sa linyang telepono si Gunong June Magno, presidente ng Stop and Go Coalition. Gunong June Magno, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Gigi, at sa ating mga tagapakinig. Opo. At ito nga po, ano, hindi nagpalabas ang TRO, Supreme Court, at pinagkukomento muna kayo, yung grupo ng mga naghain ng petisyon. Ano po ang gagawin nyo pa? Tuloy pa rin po itong protesta o gagawin nyo na muna ng sagot itong iniling ng Korte Suprema? Ganito po, Kagigi, no? Ang pinasasagot po ng Korte Suprema ay ang mga respondent po, ang DOTC, LTOTL, FRB, in 10 days. Yun po yung naging resolution po ng Supreme Court doon po sa aming iniain na TRO para po dito sa Gao. Sumalit ang aming pong hakbang na yung pong sinasabi natin na tigil pasada, ito po ay malinaw lang po ito na ang mga chipper foot operator, sila po ay voluntaryong titigil sa Webes. Hindi po ito isinigaw na tigil pasada. Ito po ay voluntaryong titigil ang mga chipper foot operator dahil po sa kanilang takot. Dahil dito po sa bagong kanilang order na ito, ang pinakamaliit na multa po rito ay 1,000. Lahat po ng traffic violation ay kanila pong itinaa. Yun po yung buod po ng aming mga hinaing dito na hindi po yung colorment out of line po ang issue rito. Ang issue po rito, lahat po ng violation ng traffic ay kanila pong itinaa. Yun po ang kasatuhanan dito at ang pagtigil po ng pagbiyahe ng aming mga kasamaan nasa pangangalaga po ng Stop and Go, ito po'y voluntaryong sinabi po sa amin ng kanila po mga pangulo na sinasabi po nila kami po hindi mo nabibiyahe hanggang hindi na sa ayos itong usapin na ito dahil sila po raw ay kumikita lang ng 500 pero ang multa nilang pinakamababa ay 1,000 ay meron pa pong 5,000 meron pa pong 3,000 So ano po ang gagawin ng mga kawawang chipin na ito kundi mag-voluntaryong tumigil muna habang hindi po natatapos ang issue. Apo. Pero sa panig po ninyo, Ginomog, Magno, yung mga lihiti mo po ninyong mga driver, hindi po ba pabor itong mataas na multa para matanggal naman yung mga kolorum talaga? Kasi pagkakalam ko, ito talaga yung target po ng LTFRB, mga nangungoloro. Ang usapin po natin ay kolorum dito at out of line. Wala pong question doon kung yun po ang gusto nilang mangyari. Kasi yung po mga pangolorong, ayun po yung mga dahilan na dapat ay isalang-alang. Pero hindi nga po maganda rito. Lahat po ng multa itinaas eh. Hindi po kami nakapok. Paano po yung hindi kolorong? Hinuli. Ang isa pong provision doon na nakalagay, bawal pong magsakay at magbaba ang mga pampasaharong sasakyan sa labas ng terminal. Yun po yung isang provision doon. Alam po naman natin lahat na ang mga dipo ay wala po itong terminal. Yun po ang isang provision na kinakatakot nila na sa lumad po yan sa nangyayari ngayon. Apo. Ito pong gagawin nyo na voluntaryong tigil pasada, nag-apila yung Malacanang na sana wag nang magkaroon ng ganitong hakbang. Pero ano po ang inyong reaction dito sa apila ng Malacanang? Kami, kung umaapila po ang Malacanang na kami bumiyahe at maglingkod sa ating mamamayan,
Ang hinihiling po namin sa Malacanang ngayon ay magbigay po ng kautusan na huwag mulang ipatupad ang jaw na ito at amin pong pag-usapan, upuan, kung ano po ang dapat gawin bago po ito ipatupad. Kasi po, ito po hindi po ito dumaan sa tamang proseso. Kami po, personally po kami, ang grupo po namin, hindi po natanong kung dito po sa tiyatawag nila public hearing. Hindi po kami natanong dito. At kung kami po man po ay natanong dito at kami po ay kanila pong inimbitahan sa consultation, eh malamang po hindi po kami papayag na ganito kalaki o pahirap na gagawin nila. Kung ang Malacanang po eh, nagsasabi po na pag-usapan, wala pong problema yan, anumang oras po, kahit saan kami po willing makipag-usap sa Malacanang upang mahinto na po ang pagpapahirap na ito, itigil na muna ang pagpapatupad ng sinasabi natin change administrative order 2014-01. Apo, pero yung existing na mga penalty, payag naman ho kayo kung sakasakali lang, ano ho, halimbawa itaas po, pero hindi doon sa kagustuhan nila, magkita kayo sa gitna, papayag naman ho yung inyong grupo kung sakasakali. Depende po yan kung gaano po kalaking multa at kung paano po ito patutupad. Kasi po, dito po kasi, ang pagkakaalam po rito, meron na po tayong umiiral na batas para po dito. Yung pong sinasabi po natin na 4136 na Land Transportation Law. Yung po ang nakikita namin dito. Ngunit kung ito po yung sinasabi po ng ating pong kongreso na tama po sila, sinabi po ng Supreme Court, tama po sila. Wala po kami magagawa ron na gigi. Apo, panghuling salita po, ano po yung mensahe nyo para sa mga taga-LTFRB? Ang aking pong mensahe sa ating pong pamahalaan, lalo na po sa DOTC, LTFRB at LTO, kami po yung nakikiusap sa inyong muli na sana po naman pagkakalam pong mabuti lahat ang inyong pong ipatutupad na ito. Kami po hindi namin po hindi po namin sinasang-uyunan ang koloro matatupply. Pero dito po sa ginawa natin na administrative order, ito po ay talaga pong napakabigat po nito. Ito po ay magiging source lang po ng mabigat at matinding corruption dito po sa karsada. Yan ay po katotohanan. Sa ngayon po, ang mga kasama ko po ay biktima na ng mabigat na mga kutungan dito. What more kung ito'y lalaki pa po. So ako pinananawagan po sa ating pamunuan, lalo na po sa Malacanang, sana po ito po ay mapag-usapan bago po ito magkaroon ng epekto sa darating pong Huwebes. Opo, panghuling tanong nala, pahabol lang po, Ginoong Magno, ano po? Yung binabanggit nyo po na magiging ugat o magiging sanipan na malaki ang kutungan, bakit hindi po, kumbaga, i-counter nyo naman? I-demanda nyo kung sino magkukutong o ireklamo nyo po? Bakit po nasa option nyo po ba yun? Nasa option po namin. Ang una po, pinakamahirap pong patunayan. Ang isang kotong kung wala pong hindi po natin tumaseset up o magkakaroon ng ebidensya. Ang nangyayari lang po dito, natotolerate na po ito dahil nga po, dahil hindi naman po lahat ng garbage ay marunong sa ganitong sistema. Apo. Hindi po lahat. Ang karamihan po sa mga ating mga tsuper, yung alam lang po ay maghanap buhay. Apo. Maraming maraming salamat po sa Ginoong June Magno, Presidente ng Stop and Go Transport Coalition.